rotation sa ating game number 2. So, eto na nga, blue side ang Signal Ultra, red side naman ang next play Predator Solid, yawin ng mundo sa kanyang Kufra, MB naman sa kanyang Thames, Rene J sa Hellcurt, H2O for the Harith, and Chester sa kanyang Valir. Yun, at sa kabilang banda naman dito, mga kaibigan, for this Signal Ultra, Reflection for this Claude, Imba DJ naman for this Low Yi, Refraction for this Angela, Rhea naman for Esmeralda, at Reduction for this Hylos. Yun na nga, mga kaibigan. So, Chester dito, ginagamit yung kalakasan niya ng early stage of the game and ayaw niyang ipakuha yung mga dapat kuhanin. Pero Rene J dito mukhang magagalit na and nakuha pa nga ni Yawi ng Mundo ang unang kill for this one. So tingnan natin kung makakuha nga ba si Reflection sa pagkakataon na to. Ang dami ng kalaban niya, 5 kompleto pa nga rin dito, pero hindi nakuha pa rin ni H2O. Mukhang lalaban, medyo level 2 lang naman doon and Refraction para doon sa kill na yon doon sa isang Hellcurt. Yep, at sa bilang banda dito, 1-1 na ang ating score team kaagad, ha, mga kaibigan. So, this time, pinupuno ng action. Chester has been taken down. Ooh. Yawi dito with that bouncing ball, trying to escape against the 4 members of Signal Ultra. H2O dito, tamang dashin lang din, mga kaibigan. Naku po, na-stun. Pero, still, at stake, naku po, Signal Ultra is still on the lead for this gold and killing score. Oh, magandang invade yun for the next play Predator kasi nawalan ng buff yung isa sa mga kailangan ng buff dito, which is the Claude. So, level 4 na nga si H2. Pwede niya nang gamitin to, or pwede niyang gawing advantage yung pagiging level 4 niya at pumatay talaga sa side ng... Uy, pero medyo masakit talaga yung damage. Tiga mo, kumalahati agad yung buhay ni H2 dun, oh. Mm-hmm. Nako, mga kaibigan. So, this time, hindi talaga pa rin biro yung ano. Si Rene J, wala din palang buhay. No? Oh, hindi pa rin biro yung damage na dito ni Louie. Ni Louie, na besties. 2-minute game time tayo. Still, matagal-tagal pa naman magkakaroon ng panibagong action dito. Turtle, 1 minute more. So, tansyahan pa rin ang papakita dito ng dalawa. Unahan mag-level 4 din talaga, even the tanks and the offlanes. Yun muna din sila naging focus dito. Ito pa lang tama, si Chester. Tama. Oo, kalmahan lang daw muna ang mga bagay-bagay, mga kaibigan. So, tingnan natin dito. Teka, inom lang ako tubig. Sige, yep, go. Let's go. Sa go, mga kaibigan. For this, mukhang, oops, nagkakitaan lang din. Pero disengage pa rin muna, mga bestie. Wala pa rin masyadong action dito. Play safe parehas, especially for NXP. Kailangan mag-ingat-ingat na sila sa bawat galaw nila if they really wanted to force this game to game number 3. Pero look at this Rene J against this Rhea. Yun, isang magandang counter din nga pala dito for the spamming skills ni Esmeralda is the silence of Rene J. Ito na, nagkakita na si Rene J. Nag-Dark Knight Falls. Mga kaibigan, kalmot na ako po. Dalawa yata. Dalawa na nga talaga ang matadali with a double kill for this Rene J. Tulad na sinabi din ni Kuya Irv din dito kanina, pwede nilang ilabas yung Hellcurt at ngayon talagang pinakita na wait, teka lang, may bound kaming Hellcurt. Diba? So, kahit ako ipagpalit, di yun masakit. Oo, alam mo yung masakit? Yun. Yung na-normal ka ni Rene J. Yun. Yun yung masakit. Yan, nakita mo naman double kill yun para sa kanya. So, ito yung maganda for the side of NXP Predator Solid. Kasi nakuha nila, katulad sinabi ko sa'yo, skill dependent yung Signal Ultra. More on skills talaga yung bibitaw nila. Pag nagpa-dilem, tapos nablink ka ni Rene J, di silence sila. Mm-hmm. So, mababurst down at mababurst down talaga. And having Kufra on their lineup, isa rin yan sa mga comfort pick ni Yawi. So, bouncing ball lang, nagiging maganda yun para sa kanila. Plus the ultimate pa, di ba? So, yep. Tingnan natin kung ano nga bang isasagot dito ng Signal Ultra. Siguro ngayon, hindi paramdam yung Claude dito ni Reflection. Mm-hmm. Pero tingnan natin kung paano ba yung magiging sagot dito. Mm-hmm. So, item check natin direct kay H2. Yep. Ito na, mga kaibigan. 0-0-3 siya. Yes, wala siyang nakuwang kill but still, 3 assists. It's on the mark. Patay lang sila ng pera ng Hellcurt. Tapos 2.5k pala yung Claude dito. So, simple lang. Pero at least nakakakuha siya ng objective dito. Mm-hmm. So, bottom lane na lang. Glorious pathway na ibigay agad, mga kaibigan. Walang sapat na damage yan eh. Kasi Angela tapos Hylos. Pero uy, top lane pala. Nabigyan din. Pero pumasok pa nga yung Angela doon. Mukhang Rene J pa yung data. Mas magkakataong ito. Ay! Hindi tumama yung second skill niya. And the bottom lane na lang ata. Yung gusto nilang kuwanin. Mirror lang din for the Signal Ultra. Eto na. Naku po, mga ibigan. Trade lang din sa bottom lane ng tower dito. 3-3 ang ating score. Tig isang tower na din ang nababasag dito for both teams. Pero yun nga lang, baka gumugusto pa ng isa pa. Sa pang-chicken sa top lane, gusto yung dalawa. Pero yun lang, the power of this
arrival, mga kaibigan, si MB naman pala ang nagtamos dito. So, eto, sa middle lane, napagtsatsagan. But look at this reduction. Ako po, damage reduction ba talaga is real? Pero, uy, nice setup pa din para dito kay Re, kay Yowie. Ladies and gentlemen, with the double kill para kay H2O. Flicker out naman, mga best for this Yowie ng mundo. But look at this still. Next NXP is now on the lead and Turtle. First, second Turtle of our game is now up. Pero mukhang aagawin pa rin muna dito ang blue buff. Nagkakitaan, but still, blue buff has been secured by this Claude. At disengaged na rin muna ang NXP. But look at this, Rene J. Nako po, simpleng objective lang. Simple lang, kukuha at kukuha. Lalamang at lalamang gigil. Hindi mapatalo syempre ang NXP dito. Pero eto na naman, si paring H2O. Nagbigay pa ng Zaman Force, pero medyo masakit ang damage na sinasalo niya dito. Reduction nila, habol pa nga, mukhang nabigyan na dahil doon. Pero Esmeralda, Falling Star mo na ibigay doon sa dalawang player ng NXP dito. Pero Zaman Force, lalaban pa din pero medyo masakit dahil merong Angel ang katapat yan, mga kaibigan. So eto na nga si paring MB, forward na baka Prenidia, hindi pa rin papunta sa mid lane pero nagtatago lang siya, baka sakali makapuntahan. Pero ayun na nga, nagbigay ng damage dito pero medyo malalim sa kanya, makasundo pa ng dalawa. Pero eto na nga si paring Reflection, sinasalo lahat ng damage. Pero double kill! Nako, Kuya Herb, grabe naman yun, mga kaibigan. Yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Well, tulad sinabi natin, the damage is real for Rene J pa din, mga kaibigan. Pauwi na eh, no, diba? Pauwi na eh, or papatayin na lang siya eh, papatayin na lang eh. Kaso, look at that damage. Baby, pauwi na ako. Oh. Ako'y pauwi na. Pauwi na, na ano pa, nabunggu pa. Oo, hindi ka na malulungkot. Mga kaibigan, ako'y malapit nang umuwi. So, ayun nga yung binigay dito ni Rene J. Mapatay man siya, napatay niya ngayon yung marksman. Diba? So, naging magandang angat nga yun para sa kanya. Sinalo din kasi yung burst damage eh. So, yun eh. Yun, medyo masakit din para sa kanya yun. So, nako, mukhang nandito pa rin. Buhay pa ang NXP, mga kaibigan. Dun sa fans ng NXP dyan, walang susuko. Walang susuko. Buhay pa sila para sa ating game number 2. Laban pa, laban lang, mga kaibigan. Pero grabe, ito na ang pinapakita talaga na tunay na laban. Palitan lang ng patayan, hindi naman din nagkaalayo pagdating sa killing scores. Pero ito may padating na Louie. Oops. Dito na Louie. Pinang face check lang, no, pre? Pwede nga naman, no? Pinang face check lang kung sakali. Kasi pwedeng umalis sila dun eh. Pwedeng umalis sila dun kung nagkataon. So, dito naman sa mga tropa ng Signal Ultra, huwag kayong mag-alala. Titingnan natin kung kakayanin. Pero feeling ko naman, kaya pa. Kaya pa to for this one. Kaso ang sakit na rin ng damage nung binibigay ni Rene J. So, tingnan natin kung ano pwedeng mangyari. So, i-share na rin to sa mga tropa ng Signal Ultra at sa mga tropa ng Next Predator Solid. I-cheer nyo yung mga team na gusto nyo. Exactly. I-cheer nyo yung mga teams nyo. Magandang bakbakan tong game number 2. Palitan lang sila. Ito, for the last turtle of our game, NXP pa rin. So, for this talaga, lamang na sila. Pagdating sa gold, 2K gold lead against Signal Ultra. Signal Ultra is on behind against NXP Predator Solid. Pero, pagdating sa map vision, map awareness, NXP ang may hawak na ito. So far, kailangan consistency naman ngayon ng NXP. Huwag na nilang pabawiin pa ang Signal. Pakawalan. Oo, pakawalan yung lamang. Pakawalan yung kalamangan nila kasi nandun na yung damage eh. May physical damage nila coming from Hellcurt. May magical naman coming from magical slash physical damage coming from Harit dito. Kasi yung physical damage, nagko-connect yun dun sa Chrono Dash. Kaibigan. So, tignan natin kung ano pang pwede mangyari dito. Bottom lane nata yung magiging sagot nila. Madali lang hulihin actually si Reflection kasi wala naman siyang purify. Naka retribution. Yep, mga kaibigan. And look at this. 8-minute game time tayo. 6-7. Naku po, ito na si Rhea. Papasok pero hindi naman ipapalagaan. Glorious Pathway. Inilapat for nothing. Siguro para tumakbo lang din talaga yung Para tumakbo lang din talaga yung mga members ng si NXP. Pero yun, si Rhea doon, nabigyan. Mga kaibigan, tuloy pa din ang boxing. Pero hindi, disengage muna. Top lane, middle lane, bottom lane, 3 lanes is being pressured now. Ngayon, ng NXP. Ay, ito na, pa, Dumark Knight falls pa. Sabay petrified, dali. Ang damage dealer dito na Signal Ultra. Naku po, another one na naman, mga kaibigan. Double team by retraction doon, napatay din. Ay, naku po, ang dami na neto. Ladies and gentlemen, ubus 4 ang patay dito on the side of Signal Ultra. Nag-iisa na lang tuloy si Imba DJ dito. Set up doon ni Yawe. Talagang comment na comment dyan para Flicker Ultimate. Talagang sa pool, mga kaibigan, yung dalawang players dito ng Signal Ultra. At eto na nga ata yung pagbawi ng NXP Predator Solid. Mukhang tower lock na yung mga tropa. Ginamitan pa yung catapult para makuha nila itong pangalawang pagkapanalo. Napakalupit ng NXP Predator.